Gracias. Hasta luego, po. Papo ka muna. Di na kailangan. Kukuha lang kita na maiinom. Mag-usap na tayo. Mag-usap tayo! Bakit? Bakit, Jennifer? Bakit? Dahil yun lang alam kong gawin ng tama ng mapanahon yung Adrian eh. Ang magsinungaling? Ha? Hindi naging madali para sa akin yun. Anong hindi naging madali? Ang dami mong kinunsabang tao! Pinag-aralan mo ka mabuti lahat eh! Ha? Sininungaling na isang pare tinuruan mo magsinungaling? Hindi ako magtatakot pati si Benicio alam niya eh. Huwag mo kong iyakan! Hindi nga naging madali para sa'yo. Hindi naging madali dahil kahit ako mahihirapan. Ang tagumpay ka. Ginawa mo kung tanga, alam mo yun? Lumipat kami ng Benicio dito. Sinabi niya sa akin na bibigyan niya ang sukarera. Nung nakita ko yung pangalan mo sa mga papeles na pinag-aaralan ko, sinasabi ko sa sarili ko na hindi. Hindi pwede maging si Adrian to kasi 6 na taon na yun eh. Pero kahit anong gawin kong pagtatuwa sa sarili ko, Adrian, na sana hindi ikaw yun. Ang puso ko sana sinasabi niya lagi na sana sa Adrian yan. Sana sa Adrian yun. Nung magkita tayo sa tubuhan, alam na Diyos, Adrian, kung kano kita gustong yakapin. Gusto kong sabihin sa'yo na Adrian ako si Jennifer. Nanahimik ka lang, di ba? Dahil ba nakilala mo sa akin si Nicole? Ang sakit-sakit, Adrian, na malaman ko ikakasal ka na sa iba. Na maligaya ka sa pinig ng iba. Tapat lang desisyon ka para sa ating dalawa, ganun ba? Dahil ayoko masira yung relasyon niyo. Sinira mo na! Alam kong mali, Adrian. Alam kong mali. Ang dami ko sana ginawa ko. Sana ito yung sinabi ko. Pero wala akong magawa. Nakatali ako bilang Catherine. Dahil ginusto mo yan. Yun naman matagal mo ng pangarap, di ba? Mayaman ang pamilya ni Benicio. Nasa kanila lahat. Lahat ng hindi ko maibigay sa'yo noon. At ako, mabigat lang ako sa'yo noon, di ba? Nakakapagod alagaan. Hindi! Kaya iniwan mo ako! Hindi, totoo yan! Ano mo mapapakiramdam na maglakad sa dilem? Ang mga patali, hindi alam ko saan pupunta, ha? Pero alam mo, okay na sa'kin sana yun eh. Pero ang sakit! Ang sakit-sakit! Mga bakit? Dahil nung gumawa sa akin nun, ang taong pinakamamahal ko. Alam mo, kung alam ko lang nagagawin mo sa akin to,
Kung alam-kulan na gaganutihin mo ko. Sana hindi lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita niligtas sa ilog. Sana hindi na lang kita minahan. Hindi sa panlahat ng salita. Parang ipamukha ako sa iyo ang galit na nararamdaman ko. Salamat. Salamat sa iyo. Kaya kung hindi mo ako iniwan, kung hindi mo ako iniwan, hindi akong Adrian na kaharap mo ngayon. Iwan, Adrian. Hinahanap kita. Hinahanap kita. Alam na siya, sinahanap kita. Ang gusto mo, paniwalaan ko mga sinasabi mo ngayon? Alam mo, nagkapato-pato na lahat ng kasinawalingan ko sa'yo, Adrian. Hindi lang sa'yo, sa maraming tao sa sarili ko. Tama na! May pinaprotektahan lang ako. Kailangan ko protektahan yun. Ang sarili mo, pinaprotektahan mo! Adrian, sandali, makinig ka sa'kin! Para ano ba, ha? Para ako naman na gamitin mo? Bakit? Wala ka na ba mahutot sa mga tsato ako, ha? Wala na! Hindi na matawad ang mga taong katulad mo. Pinarurusahan. Pinarurusahan. Matagal ko na pinagdusahan lahat ng ginawa ko, Adrian. Sa bawat araw na nakikita ko si Jeremy na bubuhay sa kasinungalingan, ang sakit-sakit nun para sa akin. Pero ginawa ko yun. Tiniis ko yun lahat. Ay, naging isang ina ako. Na wala ibang gusto gawin kundi protekta lang ang anak niya. Ang anak natin, Adrian. Anak mo si Jeremy. Si Jeremy. Patawarin mo ako, Adrian. Pero yun ang totoo. Pagkatapos ang lahat ng kasinungan, pagkatapos ang lahat ng kalokohan, inaasahan mong tatanggapin ko lang ang lahat. Sinungaling ka, Catherine. Sinungaling ka! Niloko mo ko! Niloko mo ko! Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ko niloko? Adrian.
Kilala mo ako? Nung una pa lang naman, alam ko nang wala na akong laban kay Jennifer. Ako ang mas nagmahal, Adrian. Umaasa ako na kahit man ng kalahati ng pagmamahal na yun para kay Jennifer, maranasan ko. Pero mukhang hindi na mangyayari yun. Gusto ko sana magpaliwanag. Gusto ko sana humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Ninong, pagod na ako. Wala na rin akong lakas para makinig pa sa inyo.
Lydian, may karapatan kang magalit. Sa akin. Sa amin ni Catherine. Hinihili ko lang. Sana pakinggan mo kung ano nangyari. Kung anong pinagdaanan ni Jennifer para sa'yo. Nang malaman niya ang tungkol sa tanging sa mata mo, nangutang siya ng pera kay Mayor. 300,000 piso sa kakailanganin ko. Pero nabigo siya nga naman. Kaya napilitin siya ang tanggapin ng alok ni Congressman na mas malaking halaga. Sapat para pangupira sa mata mo. Ayaw niyang maalaman mo dahil tututol ka. Dahil magagaling sa masamaang pera. Pero nagawa lang niya ito dahil mahal ka niya. At gusto ko niyang may pagamot. Nagalit sa kanya si Mayor. Pinusundan siya ng atawan nito hanggang Maynila. Sa stasyon siya ng train dinukot. Kaya hindi ka lang nabalikan. Pinaratangan siya naman ng kasalanan hindi naman niya ginawa. Kaya kinulog siya. Sa kulungan niya nalaman na buntis siya. Kaya napilitan siyang tumakas para hanapin ka. Hinanap ka. Hinanap ka, Adrian. Kaya lang hindi kanya nakita. Kinupok siya ni Congressman. Ang ama ni Benicio. Si Benicio nagpapalit sa kanya ng pangalan. At pinalabas sila patay na si Jennifer para hindi na siya habulin ng mga tauhan ni Mayor. Ma'am? Ma'am? May bisita po kayo? Thank you.
Si Jeremy, yung anak natin, gusto ko siya makita. Adrian, hindi magiging madali para kay Jeremy to eh. Lalo na kung... Thank you.